everyone, welcome back to my YouTube channel, Pinoy Adulting 101. And for today's video, ang topic po natin ay ano ba ang mga magagandang negosyo na pwede nating itayo sa mga bagong opened or newly opened subdivisions. So, I hope you're ready and let's start! So, today po, i-enumerate natin kung ano ba yung mga magagandang itayong businesses or sideline or negosyo or pagkakakitaan sa mga newly opened subdivisions or mga newly established community, okay, or villages. So, I have subdivided or pinaghati-hati ko sila sa iba't ibang category. So, first is yung construction, second is yung food and beverage industry, household supplies, and then community, and then transportation and other services, okay? So, umpisahan po natin. So, syempre, sa mga bagong tayong subdivisions or villages, uso yung mga nagpapagawa ng bahay. Hindi po ba? So, kung lalo na ngayon, ang dami-daming mga lugar na dinedevelop dito sa Pilipinas. Kami nga nakakuha kami dito sa General Trias, sa Lancaster. And ang dami pa rin nilang dinedevelop. Katabi lang namin yung Ayala Land and Camellia. So, ang dami-dami talagang real estate na mga tinatayo, mga condo, mga subdivision, mga villages. So, patok talaga ang construction business. Okay? So, ano-ano ba? I-enumerate po natin. So, hindi po natin sila i-discuss in detail. Bale, quick rundown lang po tayo ng mga pwedeng itayong mga businesses. Okay? So, number one, syempre, construction supply. Kasi nga, magtatayo. So, kailangan ng mga supplies. Ano ba yung mga nandun? Diba? Mga buhangin, hollow blocks, tiles, yung mga plywoods, ganyan. So, construction supplies. So, lahat ng construction supplies. Sigurado po na mabebenta yan at papatok yan. Pero, syempre, medyo malaki yung puhunan na kakailanganin natin. Okay? So, kasi kailangan mo din ng delivery truck. Kasi, ide-deliver mo yung mga in-order sa'yo na mga bagay-bagay. Okay. Next one is Tiles Center. So, madami din po ng mga shop dito na nagko-concentrate lang sa mga iba't ibang klase ng tiles. Tile design at saka yung mga lavatory, mga toilet seats, ganyan. Covers, ganyan. So, dun lang sila nagfo-focus. Yun lang yung binibenta nila. And patok naman kasi nga iba-iba yung type design na gusto yung ng mga tao. So, ayun, patok naman sila. Next is paint center. Of course, paint center, madami tayo dyan, mga Boysen, Davis. So, marami din po akong nakikita na pumapatok ng mga paint centers. Okay? Nagmimix pa nga sila ng mga colors. So, ayun, maganda din po yun, paint center. Meron malapit sa amin dito, maliit lang siya na shop, pero madaming bumibili sa kanya kasi very accommodating siya and ang dami talagang nagpapapintura at nagpapatimpla ng pintura. Meron siyang machine na nagpitimpla ng paint. Kaya, iisa lang yung, kumbaga pantay yung mga kulay, pantay. Okay? Next is Linoleum Store. So, ito, mas maliit yung puhunan as compared sa mga tile center, as compared sa construction supplies. Kasi, hindi mo na kailangan ng delivery truck. Usually, yung mga linoleum na tindahan is for pick-up lang. Tsaka, mas mura naman di hamak yung raw materials ng, yung wholesale price ng linoleum, okay? Hahanap lang kayo ng supplier kung saan kayo makakuha ng supplier na mura and madaling kausap. Okay? Next would be aluminum shop. Okay, so ano ba ibig sabihin ng aluminum shop? Bakit aluminum shop? Alam niyo po yung ginagamit sa mga screen doors tsaka mga lightweight na mga cabinets ngayon. Modulars, ganyan. Aluminum na po yung ginagamit nila. So, ang dami pong nagpapalagay ng screen doors. Sinusukatan yung pinto, pupunta yung mga tao dito, susukatan yung pinto, tapos gagawin nila, i-deliver nila after 1 to 2 weeks yung aluminum screen door. So, mabenta po talaga. At the same time, yung mga aluminum shop or workshop,
gumagawa din sila ng screen para sa mga bintana, yung mosquito screen para hindi pasukan ng mga insekto yung mga bintana. So, mabenta po yan. Lalo na sa mga bagong tayong subdivision na daming insekto kasi dating farm yun eh, dati silang talahiban. So, ang dami talagang insekto, promise. Mabenta talaga. Next would be steel fabricator. So, ano ba ginagawa sa steel fabricator shop? So, kung kayo po ay nag-aral sa TESDA ng welding, and magaling po kayong mag-welding, mag-design, talagang professional, pwede po kayong umuwi, kung OFW kayo, pwede kayong umuwi dito sa Pilipinas at magtayo ng welding shop or steel fabrication. Ang dami pong nagpapagawa ng gate. Ang dami nagpapagawa ng gate kasi uso sa atin ang gate. Kasi alam niyo naman, para iwas nakaw, mahirap akyatin ng mga magnanakaw, ba? Diba? And at the same time, para mas secure yung bahay, ano pa ba? Yung mga bintana, pinalalagyan nila ng mga steel bars, tsaka ayun, para hindi malalaglag yung mga dudungaw, at the same time, hindi mapapasok sa bintana. O, ba? Diba? And next, ito. Nauuso na to ngayon sa mga bagong subdivision kasi nagiging social na yung mga Pilipino. So, totoo lang ha, uso na yung landscaping business. Landscaping business. Ang ibig sabihin niyan, yung garden nyo pinapaganda nila, sila yung nag-de-design, sila yung nagpapatag, nag-landscape, nagtatanim ng iba't ibang designer plants. Designer plants kasi ang gaganda ng design. Hindi po, joke lang. Yung magagandang klaseng mga halaman, tinatanim nila na pati yung may mga stones pa, ganyan. So, usong-uso yan ngayon sa mga bagong tayong subdivision kasi nga ang lakas makasosyal, di ba? Yun. And then, kasama na dun sa landscaping business, yung gardening supply. So, yung mga halaman, iba't ibang halaman, mga soil. Kasi iba yung gardening soil sa ordinary soil. Ewan ko ba, mas magandang tubo ng halaman sa gardening soil. So, ayun. And next would be wallpaper business. Naku, patok na patok talaga tong wallpaper ngayon. Selling like pancakes, hotcakes, ganyan. Ang daming bumibili ng iba't ibang wallpaper. Kasi ang dali-dali niya lang ikabit and medyo affordable naman siya. Kasi nga naman, mahirap magpintura kasi pag lagpas-lagpas, di ba, pangit na. Pero pag wallpaper, tatanggalin mo lang, okay na, di ba, or papatungan mo lang. Search nyo po sa YouTube, ang daming nagbebenta ngayon ng wallpaper, pati sa Facebook, sa Shopee, sa Lazada. Patok na patok po tong wallpaper. Pwede nyo rin tong, kahit wala kayong pwesto, actually, pwede nyo umpisahan tong wallpaper business, tsaka mura lang yung puhunan nito. Tong wallpaper business, samahan nyo na rin nung glass sticker, yung para siyang stained glass, pero sticker siya na plastic. Para din siyang curtain, ganun. Oo, ganun nga, curtain. Pero sa bintana nilalagay, may iba-ibang design, may iba-ibang color, so mura din siya. So, yung dalawang yun, magka-partner madalas, yung wallpaper sticker at saka window glass tint, frosted glass sticker, ganun. Hirap talaga nung exact term para dun sa sticker para sa bintana. Pero yun na yun, gets nyo na yun, diba? So, hindi nyo kailangan ng physical store dito, hindi nyo kailangan magrenta kahit sa bahay nyo lang, tapos ipopost nyo lang siya sa Facebook. Okay, next! Furniture shop, syempre, yung mga bagong homeowners, lilipat sila sa bahay nila, wala pang kagamit-gamit. Yung iba, iniiwan na nila yung old na mga furnitures nila sa bahay nila. Bumibili sila ng bago. Parang gusto nila yung everything is new. Lahat bago. So, ayan, furniture shop, patok na patok. Like, mga higaan, mga sofa, mga cabinets, mga modulars, mga upuan, tables and chair na set. Yan, napaka-benta po niyan. Usong-uso po talaga yan sa mga bagong tayong subdivision kasi gusto nila, syempre, ang ganda-ganda ng bago bili nilang bahay. Gusto nila maganda din yung furnitures para matching, di ba? Matching sila. Social. Yun. Next would be, magandang business is yung sash factory. Ano ba ibig sabihin ng sash? Hindi yung sash na pang Miss Universe, hindi po yun.
ano po yung sash is parang wood workshop, ganyan. Woodworks. May ganun ba term? Di ko alam. Pero ang ginagawa ng mga ito, yung mga wooden doors na matitibay, yung mga nara, acacia, ganyan. Hindi ko pa alam ano ba ibang wood, pero pinakakilala ko lang yung nara kasi national tree natin, national tree nara, and super expensive. Well, yun, makakapal na mga wood na mga pintuan, at saka mga cabinets, yung pang kitchen at saka pang bahay, yung mga made to order, yung pupunta sila sa bahay nyo tapos susukatan yung bahay nyo para doon ikakabit yung mga cabinets tsaka yung mga kitchen cabinets and drawers, ganun. So yun po, napakauso din yan kasi alam niyo naman ang Pilipino gusto maganda ang kitchen, may mga cabinet sa itaas, may cabinet sa baba, tapos pati yung ano, yung kwarto, 'di ba, may built-in cabinet. So sila po yung gumagawa noon, sash factory yan tawag doon, or wood workshop, I don't know. And then ano pa ba? Ito, appliance center. So kung sa lugar niyo po wala pang mga Ace Hardware, ano ba 'yon? Wala pang All Home, wala pang SM masyado, pwede kayong magtayo nitong appliance center. Ngayon po, kung marami na kayong kalaban ng malalaking companies like nga yung All Home, SM, Walter Mart, and sa tingin nyo mahihirapan kayong magkompetensya, huwag po kayong matakot, huwag kayong mawala ng lakas ng loob. Kasi meron dito sa aming negosyo, ang pangalan niya is Emilio S. Lim. Appliance center siya. Ang kaibahan niya sa mga malalaking businesses ay nag-o-offer sila ng hulugan, home credit. So, merong 3 months, 6 months, and 12 months to pay. Ang kailangan nyo lang po ay 2 valid IDs, proof of billing, and yung address nyo po, and initial down payment. So, syempre may tubo sila doon kasi nga naman hindi nila makukuha ng cash yung bayad so sa appliance. Pero maganda kasi kikita pa rin kayo, parang hulugan lang yan eh, parang sa Bombay. So may tubo pa din and mapapaikot nyo yung pera. Okay? So patok po yan lalo na sa mga tao na hindi ma-approve sa credit card, hindi ma-approve sa home credit sa mga SM, sa mga All Home. Diyan po sila sa inyo pupunta kung magtatayo kayo ng appliance center na may terms of payment, may hulugan. Okay? So, yung sa susunod naman po, yung sa food na mga businesses, at siguro po itatalakayin natin yan sa next video natin kasi masyado na pong mahaba. Madami po kasi. So, again, recap lang po ng mga magagandang negosyo na pwedeng itayo sa newly open businesses. Newly open subdivisions and villages, okay? So, we have subdivided it into different categories like construction, food and beverage, household supplies, community services, and transportation and other services. So, ngayon po ang diniscuss natin is yung sa construction, okay? And I hope you learned something new today. Please don't forget to click like and subscribe and click the bell button to receive notifications for new vlogs and informative videos. Thank you so much and I hope you have a lovely day.